Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Inoue at ang kalagayan ni Teofimo Lopez. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So sa press conference nga pong isinagawa ng kampo ni Japanese monster Naoya Inoue kung saan inanunsyo nila ang kanilang bigating pasabog, nakasadong-kasado na ang rematch nila ng ating pambato na si WBC Bantamweight World Champion Nonito Donaire Jr. ay nag-iwan ng maikling mensahe ang pambato ng mga Hapones. Ayon po kay Inoue ay wala daw ibang nasa isip niya ngayon na pinakamagandang laban para sa kanya, kundi ang rematch kontra sa 4 Division Champion and Boxing Legend na si Nonito Donaire. Paliwanag nito na may nakatayaman na titulo o wala, ay gagawin niya pa din daw ang lahat upang talunin ang binansagang The Filipino Flash. Yun lang umano ang kanyang iniisip ngayon. Bukod dyan ay sinabi din ni Inoue na hindi naman daw talaga siya interesado sa pagbasag ng mga records at hindi din umano siya interesado sa mga world title belts. Kaya naman ngayon daw ay nakafocus lang talaga siya kay Donaire at hindi sa mga titulo at kung ano paman. Pero ganun paman nga po ay sinabi pa din ni Inoue na dahil sa huling dalawang laban na napakagandang performance ni Nonito, kaya naman mas lalong tumaas ang kanyang interest dito at hindi niya daw itinatanggi na talagang na-motivate siya ng gusto ni Donaire. Sa kabilang banda naman mga idol ay dahil nga po sa mga latest na patutsada ni Teofimo Lopez kung saan sinabi niya na sinadya daw ng mga nakakataas na posisyon sa boxing na ipatalo siya at ibigay ang panalo kay Cambosos upang mas mapadali ang pagiging undisputed champion ni Devin Haney. Kaya naman mismong nag-aalala na ang kanyang mga karibal sa division na sila Devin Haney at Ryan Garcia. Nagsalita na po kasi si Haney patungkol sa pahayag ni Lopez at sinabing sana daw ay matanggap na ni Lopez ang mapait na katotohanan at yun nga ay ang natalo siya ni Cambosos sa malinis at patas na paraan. Patunay lamang umano ito na tama daw ang kanyang mga sinasabi dati pa na si Teofimo Lopez ay isa umanong delusyonal. At ang matindi nga pong sinabi ni Haney kahapon ay nagsisimula na umano nating makita na may mali ngayon sa kalagayan ni Lopez. Kung saan sa palagay niya ay kailangan na daw ni Teofimo magpatingin dahil nag-aalala na daw siya para dito. Habang si Ryan Garcia naman ay sinabing naaawa daw siya ngayon kay Lopez. Dahil kapansin-pansin umano na matindi at napakabigat ng pinagdadaanan nito ngayon magmula nang malasap niya ang kanyang kauna-unahang talo sa kamay ni Cambosos. Kaya naman ang payo ngayon ni Garcia ay magpahinga daw muna si Lopez at huwag na muna magpa-interview sa media. Bukod dyan ay sinabi din ni Garcia na kailangan daw ni Lopez maging totoo sa kanyang sarili. Huwag daw magmadali sa bagay na gustong gawin. Samantala, ang ama naman ni Lopez na si Teofimo Lopez Sr. ay sinabi kahapon lamang na daya umano ang panalo ni Cambosos dahil walang sino man umano sa mundong ito ang kayang tumalo sa kanyang anak. Paliwanag ni Lopez Sr. na ang tanging paraan lamang umano para matalo ang kanyang anak ay kapag hindi ito malusog gawa ng kanyang pagiging asthmatic. Sa katunayan nga daw ay sa third round pa lang ng laban nila kay Cambosos ay gusto niya nang ihinto ang laban dahil inaatake na daw ng asthma ang kanyang anak. Kaya naman para kay Lopez Sr. ay hindi daw malinis ang panalo ni Cambosos at peking champion daw ito kasi inabot lang sa kanya ang mga titulo ng walang kahirap-hirap gawa ng lumaban umano ang kanyang anak ng hindi 100% healthy. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga